Good day guys, ito naman pong kaibigan nyo si Jake. And then sa video na ito po, medyo umiba naman po tayo. Ito po ay karagdagang kaalaman po. Tungkol po ito sa bayabas bilang herbal na gamot. Alam nyo po sa channel ko, karamihan ng mga video natin is more on information technology, computer programming. Ito po, isishare ko lang po ang mga benepisyo ng pagkain ng bayabas bilang isang herbal na gamot. Alam po natin guys, ang bayabas napaka common dito po sa Pilipinas. Abundant dito ang bayabas or guava sa English po. So proceed po tayo. So before tayo mag-proceed po, maraming salamat po sa mga subscriber ko po sa channel. Pasensya na po, nag-learn pa po ako kung anong mga ways po para mapaganda natin ang channel, makapagdagdag ng kaalaman, at saka mga video editing, nag-aaral pa po ako ng ibang technique po, self-discovery po. So kung bago pa lang kayo at like nyo ang video na ito, paki-like po, share, and pasuportaran nyo po ang videos ko sa pag-subscribe po. Maraming salamat po guys. So ang bayabas po, scientific name nito is Pedium guajava herbal medicine. Bayabas, ginagamit po ito, may mga health beneficio, mga side effect, warnings po. Bayabas or guava fruit is known as being rich in vitamin C and vitamin A. So mayaman po ito sa vitamina C at A. Karamihan kasi pag alam natin na C sa mga citrus fruit, mga oranges po, mga dalanghita, orange, pero ang bayabas or guava, mayaman din. It has a value in herbal medicine for its antiseptic activity in treating wounds. So, ang ibig sabihin po ng antiseptic po, parang gamot po siya, anti-infection po sa mga sugat, ulcers at chan, mga bacterial infection and diarrhea po or nagtatae po. So mainam po ang bayabas. Bayabas contains various compounds that provides various health benefits sa tao. Okay. Bayabas or guava is a fruit bearing scrub, a small tree that grows in tropical climate. Tropical like Mexico, pero in the Philippines dito mainam po. Bayabas is widely used in the Philippines as herbal medicine, herbal na gamot, at saka kinakilala po ito ng Department of Health for its antiseptic property. So wala talagang masyadong side effect ang bayabas at saka safe po na gamitin as gamot. Bayabas leaves and fruits contains eugenol, tannins, saponins, amygdalin, phenolic acid, malic acid, ash, adenylates, catechic components, and flavonoids. Bayabas or guava ay ginagamit po herbal medicine sa antiseptic, anti-inflammatory, pamamaga, antispasmodic, antioxidant, hepatoprotective, anti-allergy, antimicrobacterial, antiplasmodial, anti-cap sa ubo, anti-diabetic, pwede din pala, and anti-genotoxic. So marami talagang application po ang bayabas. Pero sa tingin ko po, dandaan lang tayo po sa pagkain ng bayabas, no? At saka huwag lang natin pasobrahan, no? Hindi naman ako doktor, pero ito nakikita ko marami talagang benepisyo ang bayabas as herbal medicine na gamot, no? So, ang bayabas is ginagamit po ito sa antiseptic, anti-inflammatory for skin conditions such as skin burns, paso, scalp, sa ulo, scabby, sunburn, wounds, mga sugat, psoriasis, skin disease po yan, eczema, and others. Crushed bayabas leaves or boiled, no? Pakuluan. Is applied directly to affected skin providing relief and believed to improve. Bayabas is traditionally used for treat stomach pain, ulcer problems, diarrhea, pagtatae, oxyntry, flatulence, otot yata to, no? Decoction of bayabas leaves is taken 3 to 5 glasses per day. So, ano pa po ang mga benepisyo ng bayabas? Health benefits of bayabas or guava in herbal medicine include antispasmodic, antioxidant, hepatoprotective,
anti-allergy, anti-microbial, anti-plasmodial, and anti-cough. And then anti-diabetic and anti-genotoxic, no? Next, hinihingi natin sa ilang slide. So may mga side effects din po ang bayabas. Eating too much or sobra sa pagkain ng bayabas can cause constipation sa chan. If there is no improvement to diarrhea symptoms in 2 days, magpakonsulta na po sa doktor. So ito pong reference ko, www.medicalhealthguide articles bayabas HDM. So I hope guys, nag-enjoy din kayo sa presentation ko about sa bayabas po. I hope may natutunan kayo na ang bayabas pala ay hindi lang prutas, puno po siya na maraming magagamit na alternative na herbal na gamot. So thank you sa panonood. Kung gusto niyo yung video nito, paki-like po, share, and please support my channel po for subscribing. Ito po ang kaibigan niyo si Jake, nagsasabi hanggang sa muli po. Paalam.